Hey, 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 goodizens! Kamusta kayong lahat? Welcome back to another episode of the Goodyari's Point of View. Sa araw na to, mayroon tayong pag-uusapan na medyo controversial na topic, ang pagbabalik daw ng subject na religion sa elementary and secondary school. Ano nga bang epekto nito sa ating kabataan at sa ating lipunan? Tara, pag-usapan na natin. Bakit nga ba naging usaping mainit ang pagbabalik ng religion subject sa school curriculum? Ayon kasi sa ilang eksperto, may kailangan daw na palakasin ang moral at spiritual foundation ng mga kabataan ngayon. Pero hindi ba't ang layunin na ito ay maaari magdulot pa ng ibang issue? Sa totoong buhay, ang Pilipinas ay sobrang diverse pagdating sa religion. May nagrereklamo nga pa din na ang ating education system ay kulang sa values education, kaya mas mainam na muling isama ang religion sa curriculum. Pero isipin natin, sa isang bansang katulad ng Pilipinas na may iba't ibang relihiyon, may Christians, may Islam, may Buddhism at marami pang iba, paano natin gagawin na balance at inclusive yung pagtuturo? Bawat religion ay may kanya-kanyang pamaraan ng pagtuturo ng kanilang paniniwala. Kung maglalagay tayo ng subject na nakatuon sa religion, paano natin masisiguro na walang bias at lahat ng pananampalataya ay pantay-pantay ang pagtuturo? Baka magdulot lang ito ng confusion sa mga bata na sa halip na makakuha ng klarong pag-unawa sa kanilang sariling pananampalataya. Baka magkaroon pa sila ng misunderstanding. E kwento ko lang, nung panahon ko during my elementary and high school, hindi ako sumasali sa religion subject kasi ang tinuturo ay Catholic and I am not Catholic. Kaya hindi na ako pinapasali para siguro maiwasan ang misunderstanding kung ano ba ang tinuturo sa akin ng aking magulang at ng mga pastor namin. So balik tayo sa topic. Kung ilalagay natin ang religion subject sa curriculum, ano ang mga posibleng epekto nito sa mga bata? Baka sa halip na magbigay ng linaw at kaalaman, magdudulot ito ng confusion at division. Ang mga bata, lalo na sa edad ng elementary at secondary, ay malapit na sa pagbuo ng kanilang sariling identity. Kung hindi maging maayos ang pagtuturo, baka magdulot ito ng internal conflict kung ano ang kanilang dapat paniwalaan. Baka mag-ugat pa ito ng hindi pagkakaintindihan ng kanilang mga kaklase o mismo ng kanilang pamilya. Para sa akin, sa halip na religion subject, bakit hindi na lang natin bigyan ng pansin ang social graces at values education? Ang subject na ito ay magtuturo sa mga bata kung paano makisama ng maayos, paano magpakita ng respeto at malasakit sa iba, at paano bumuo ng magandang relasyon. Ang skills na ito ay magagamit nila kahit anong relihiyon o background nila. Ang pagkakaroon ng magandang social skills ay magdudulot ng mas harmonious na social environment at mas understanding ng lipunan. Ang social graces ay hindi lang tungkol sa basic manners, kundi pati na rin sa empathy at respect para sa iba. Ito ay nagbibigay ng holistic approach sa character building na makatulong sa personal growth ng mga estudyante. Naniniwala ako na makatulong sa mga bata ang social graces kapag tapos na sila mag-aral o pag sila ay nagkolehiyo na. If this is a very important skills para mag-survive ang ating mga estudyante. Ngayon, ano nga ba ang mga practical steps na pwedeng gawin para mas mapabuting ating edukasyon? Siguro, ang mga paaralan ay dapat mag-invest sa training ng mga guro upang maiparating ng tama ang values education at social graces. Which is, I think, may ganito namang programa ang ating Department of Education na may mga training talaga ang mga teachers before nila i-launch ang mga bagong program. Ang mga guro ay kailangan turuan ng proper training para maging epektibo sa pagtuturo ng respect, empathy, at proper etiquette sa mga estudyante. Itong proper etiquette na ito, medyo nawawala na siya. As I remember during my college, tinuturuan kami kung paano kumain sa mga fine dining, ano ba ang dapat gawin, paano makipagsalamuha sa iba't ibang tao, and nagagamit ko yon nung graduate ako. Sana ibalik ulit ito sa ating curriculum. Dapat din nating tingnan kung paano natin mapapalakas ang partnership ng school at pamilya para sa holistic development ng mga bata. Ang mga magulang ay may malaking papel sa paghubog ng values ng kanilang mga anak.
Kaya dapat silang maging aktibong bahagi ng edukasyon ng kanilang mga anak. Ngayon, kailangan natin mag-isip kung anong pinakamainam para sa ating sistema ng edukasyon. Siguro ang focus dapat ay holistic education na hindi lamang naglalaman ng academic excellence, kundi pati na rin sa pagpapalawak ng character and social skills. Sa ganitong paraan, makakatiyak tayo ng ating mga kabataan ay maging responsable at compassionate sa miyembro ng Pilipunan. Goodizens, ano ba sa palagay niyo kaya ang kulang sa education system natin? Bakit narinig natin paminsan-minsan na wala nang respeto ang mga current kabataan natin kumpara before? Lagi ko narinig kinukumpara nila lagi ano na ba ang nangyari sa kabataan ngayon, bakit hindi na sila katulad noon? So I think ito na yung paraan o ito na yung panahon para pag-isipan natin kung ano ba talaga dapat ilagay sa education system. Kaya gusto ko marinig ngayon yung opinion mga citizen. Agree ba kayo sa akin na dapat talang natin ituro ang social graces or dapat ba religion? Kaya kapag nagustuhan nyo ang video na to or itong usapin na ito, don't forget to react, follow and subscribe para updated kayo sa mga bagong episodes ng Good Yaris Point of View. Huwag palang pasen ang mga susunod na episode at may exciting na topics. Ciao, ciao!